Mga kaibigan, ang pagdidibatihan natin ngayong gabi, relihiyon at saka politika, di ba water and oil, nagbimix pa sila talaga? Separation daw, di ba? Wow! Daw! Pero yan pag po. May election sa bansa natin, talagang naghahalo yan eh. Kaya ang tanong natin eh, ganito, no? Pakinggan nyo mabuti, ha? Sang-ayon ka bang mag-endorso ng kandidato ang simbahan at ang mga religious organizations? At ngayong gabi, mga kaibigan, dito sa panig na sang-ayon, naku, high-powered ito, Mel, no? Ang unang guest natin na nagsasabing pwede ang simbahan mag-endorso at ang mga religious organizations ang mga ng mga kandidato, no less than the spiritual advisor ng El Shaddai. Siya po ang Vice President ng Radio Veritas, Deputy Director ng Caritas Manila, si Father Anton Pascual. Oh. Okay lang. Sa palay ko bilang pare, dapat lang na mag-endorso ang mga lay leaders ng Katolikong simbahan at mga religious organizations. Sapagkat nakita natin ang kapangyarihan ng simbahan sa naganap na People Power 2 Revolution na hindi pa tapos hanggang ngayon ang moral revolution natin. Ano? Kaya alam natin ang kredibilidad ng simbahan at ng religious organizations ay mataas. No? Protecting the truth and justice. No? Kaya sa puntong ito, dapat lang na mag-endorso. Sapagkat may kasabihan nga tayo, evil exists because good men do nothing. Alright. Kaya palahunda. Dito naman sa Madang Kaliwa, hindi sang-ayon. Papiling ko natin si Brother Eli Soriano. Presiding Minister ng Church of God in Jesus Christ. Sa pananaw ko po, hindi dapat mag-endorso. Unang-una, ayon sa konstitusyon, dapat tayong bumoto according to our conscience. Hindi sa konsyensya ng religious leader. At hindi mawawala ang corruption sa gobyerno habang may politics ng utang na loob sa bansang ito. Dahil sa kai-endorso, kinakapital ng religious leader yung kanilang grupo para makakuha ng pabor sa gobyerno na siyang pinanggagalingan ng graft and corruption. Alright. Yung simbahan at religious organizations, anong pagkakaiba niyan with regard to endorsing? Sabi mo kanina kasi, organizations are okay, pero yung simbahan hindi. Bakit? Anong pagkakaiba niyan? Kasi sa Katoliko, ang simbahan ay binubuo ng dalawang grupo, no? Yung ordained at saka yung mga laiko. No? Bahagi ng simbahan yan. Eh. Ordained, ito yung mga obispo at pare, at yung laiko. Pareho silang simbahan. Okay. No? Ang sa akin, ang position ko, yung mga laiko, the lay leaders of the church, no? Good leaders, credible leaders, competent leaders, dapat mag-endorso. At hindi lang mag-endorso, dapat mga tumakbo. Sapagkat love for God is love for country. Hindi mo pwede separate yan, ano? In fact, they should engage in politics. They should engage good politics. And transform the world into whereas, God's justice. Whereas the ordained, Father, the ordained. Ang obispo at pare, no? Kasi they are supposed to be symbols of unity. No? Kaya sila nagbibigay ng moral guidelines sa mga tao. But sometimes in extreme cases, no, tulad ng panahon ni Marcos, alam natin na nandaya si Marcos nung snap election, umalma ang CBCP, ang mga obispo, nandaya si Marcos. Hindi pero siya sa ordinary election, hindi dapat? Ordinary election, ang mga ordained, no, ay hindi sumasali. Pero yung laiko, ay tinutulak talaga natin pero, yung laiko. Father Anton, bago natin puntahan yung iba, you, as a person, ikaw ay Father Anton, okay. As a priest, ngayon, kausap mo yung tao, ako, ang iboboto ko ay si Mel. Is that right or wrong? Alin? Ikaw mismo, as a priest, personal. Sabihin mo, dito, gusto ko iboto dito si Mel. Is that correct? As far as your concern? Personally, sa akin, I'm a progressive priest. Pwede. I endorse. I would endorse. No? Okay. Tuloy yung revolusyon eh. Brother Eli, sabi mo kanina, ang hirap kasi dito, pag pinagsama mo yung relihiyon sa politika, parang ginagamit yung relihiyon as a political capital. Will you kindly explain ano that? Yun? Ano ba ibig sabihin mo dyan? Political capital? Kasi ang relihiyon sana gamitin sa mga bagay na pampanginoon, hindi sa mga bagay na temporal, kagaya niyang eleksyon at pag-i-endorso ng kandidato. Unang-una, yung sinasabi ni Father Anton, na kailangan daw yung panig niyang tinitindi kay ganun ang gawin, it's a failure. 500 taon na ang Catholic Church sa Pilipinas.
hindi na-solve ang graft and corruption sa Pilipinas. Dahil nga dyan, saka i-endorso ng kandidato at kapapakialam ng mga religious leaders. At alam nyo ang ginagawa ng nangyayari. Eto, ang nangyayari, kahihiyan pa ng inyong Diyos. Di ba kahihiyan ng grupo ni Almeida na nagpatong pa ng kamay na gano'n, kananalo, hindi na kananalo? Obet, how do you react to that? Pinigitin natin ang kahihiyan ng ating Diyos. Huwag na nating idamay ang Diyos natin sa bagay ng politika. Dahil, halimbawa, sinabi ni Kamanalo, ang inuboto natin ito, eh sugo ako ng Diyos. De tama dapat ang sinabi ko, eh natalo yung kandidato niya. Eh de mali ang Diyos mo. Obet, how do you react? Lang dito si Reverend Abante, kanina nasabi ko kasi na hindi siya sang-ayon. Sang-ayon siya na mag-endorse ng simbahan. Ah, sang-ayon. Bakit po? Eh, hindi ba pagka ang simbahan mismo ay nag-endorse ng kandidato, sabi nga ni Rod, eh paano kung natalo? Does it mean na nagkamali yung simbahan? O kaya, yung in-endorse mo ay lumihis? Mm-hmm. Eh, makasalanan pala. Because you cannot predict what the person will do. So ano ngayon ang mangyayari sa simbahan? Hindi ba nangyayari yung simbahan, Reverend Abante, parang nadidegrade tuloy, bumababa ang posisyon dahil nagkakamali at yung ini-endorse nila ay lumilihis. Don't you think that we're taking too much risk in putting the church to some partisan political maneuvering? Unahin natin kung bakit sang-ayon ako mag-endorse. Okay. Ano? Alam mo, ang mga churches o mga pastor ay hindi nangangaral yan base sa konsepto ng tao. Ngunit ang pinapangaral nila kung ano yung tinuturo, inuutos at pinagbabawal ang banal na kasulatan. Ngayon, ang banal na kasulatan ay walang pagbabawal sa pag-iendurso. Diyan tumatayo ang mga mangangaral at ang mga churches. Okay, ngayon, ito ang punto rito. Ang sinasabi ng Biblia ay ganito, when the righteous are in authority, the people rejoice. Good. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Okay. Abay, so, ang tagal-tagal ng panahon, Oscar, na lahat ng mga mamamayan natin naghihirap. Bakit? Okay. Sapagkat walang tumatayo sa katuwiran. Okay. Okay, ngayon, sino nga ba ang tatayo at magtuturo ng katuwiran? Mm-hmm. Kundi ang mga mangangaral ng salita ng Biblia. In other words, sino wala sa Biblia yon? Wala sa Biblia yon. Tutulak ron. 17:5 ng Jeremias. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Tapos, eto pa. Eto na sa Biblia. Awit 146:3. Ang sabi, Psalms 146 verse 3. Ang sabi ron, huwag niyong ilagak ang tiwala ninyo sa mga pangulo o sa mga anak ng tao na walang pagsaklolo. Hindi ka sigurado iba yan. Iba ang premise nun, Eli. O, hindi ba? Ito ha, isang buhay na karanasan, inidorso ng Iglesia ni Cristo sa Arab. Ano nangyari kay Arab? El Shaddai din. O, hindi ba? Ang El Shaddai inidorso sa Arab. Ano ngayon? Ba't hindi niyo tinulungan si Arab? Tinalikuran mo lang. Mahirap eh. No? Sasagot lang. Una, wala si Brother Mike dito para sagutin ka. Sorry, ha? Okay. Ay, hindi kailangan sa akin. Si Brother Mike. Andiyan ka naman, eh. Kapatid, okay. Wait. Saray, nandiyan ka mo siya. Wait. Kaya importante kasi, no? Huwag natin ihiwalay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa bayan. Okay. Kasi itong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya sa akin, alisin na natin yung mga philosophical, ano eh. Ang importante ay yung pagmamahal sa bayan. Binabasa sa Biblia yun. Kayo nga namimiloso po. Yung pagmamahal sa bayan ang importante. Hindi dapat endorso. Brother Eli, wala sa Biblia. Airtime ko muna. Respetuhan muna tayo, okay lang? Yan ang problema sa'yo, walang respeto eh. No? Debate ito. Allow dito na sumagot pagka meron ka dapat isagot. Huwag ka lang manggugulo. Okay. Teka muna. Sandali lang. Mayroon lang repartee dito. Okay, nasa pwesto na at magiging dayokdok at gahaman sa posisyon, ano ho ba ang iaano niyo sa akin? Paano na ang mga maniniwala sa inyo, sa religion nyo, pagkatapos nyo akong endorso? Okay, Mike. It seems to me that you're part of that group that has endorsed. Okay. Yes. Ikaw. Anong sagot mo dun kay Rex?
kung si Jesus mismo nung oras niya ay nakialam sa politiko sa pamamagitan ng pagtuturo ng tama at mali, ganyan din ngayon, ang good governance is an education na kailangan may tama at mali. At dapat mag-endurso ang simbahan para matuto ang mga tao. Kasi in the end, choice naman ng sariling tao ang pagboboto. Hindi nag-endorso si Kristo, iho. Hindi nag-endorso si Kristo. Nagbigay siya ng guidelines kung sino ang dapat piliin. Pero never na may tinuro siyang tao na in-endorso. Yun ang dapat gawin ng simbahan. Magbigay kayo ng guidelines. Huwag kayong mag-endorso. Mike, okay, Mike. Go ahead, Mike. Hindi talaga dapat mag-endorso kasi ganito, ang tinuturo sa relihiyon, kabutihan. Ang politikang tinutukoy natin, marumi. Pwede nyo bang samahin, sabihin nyo sa akin na yung maruming politiko hahaluan ng relihiyon? Di ba hindi pwede? Ngayon ganito, kung yung mga politiko gusto nyo talaga mabuti, turuan nyo mismo sa loob ng relihiyon nyo. Ngayon, kung ang relihiyon nyo, sa palagay nyo, marumi, eh pag nag-endorso kayo ng marumi, tama lang i-endorse nyo dahil marumi yung relihiyon nyo. Pero tayo na, no? Alam mo. Pero maliwanag naman yan sa Katoliko eh. Bago mag-endorso ang mga lay leaders ng simbahan at religious organization, ini-screen yan sa credibility, moral integrity, at competence. Kaya sigurado, pag nag-endorso ang religious organizations, mausa yon. At syempre, babantayan pa rin at patuloy na consultation. Kung ini-screen, bakit naging 13-0? Black voting nangyari. Okay, hindi talaga yung senator. Hindi talaga in-screen. Hindi talaga yung senator, syempre. Okay, 13-0. At saka po, kung in-screen po yung mga in-endorso, bakit po may mga kandidato na pumalpak kagaya po ni Erap? Okay, okay. Alam mo, mabuti na mabuti kung ang lahat ng mga criteria ay sinusunod, no? Subalit, sa environment na individual person. Aha. Render unto Caesar the things that are Caesar and unto God okay. The things that are God's. Ang ginagawa ng simbahan, you render unto God the things that are God's. And I will tell you, yung simbahan, I will tell you to render unto Caesar the things that are Caesar's. Ginagawa ng simbahan, masyado ng pangdidikta, paninikil sa karapatan ng tao dahil, halimbawa ako, ako na, pwede na ako. Pwede kong sabihin, si Governor Pagdanganan, boboto ko eh. Natitiyak na nga niya ngayong gabi, boboto ko siya. Pero, hindi ko siya i-endorso sa membro namin. Kasi, pag siya naging corrupt, bandang huli, nilalagyan mo pa ng cargo de conscience yung membro mo. Ha? At kung halimbawa, hindi ka sinunod ng membro mo, nilalagyan mo rin siya ng cargo de conscience dahil siya, eh hindi masunuring ng simbahan. Uh-huh. Hindi sumusunod sa leader. Uh-huh. Kaya dalawang kasalanan ang ginagawa mo sa membro mo. At dinidisregard mo totally yung sinabi ni Jesus Christ na dapat i-respect, render unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are God's. Okay, Father Anton, okay. Your okay. Side. My side. Okay. Siyempre, una sa lahat, nare-respeto ko yung posisyon ni Brother Eli. Pero sa palagay ko, mali interpretasyon niya. No? Makinig tayo. Let's listen. Konteksto ng pagbabayad ng buwis yan eh. Kung magbabayad sila, hindi. Ang sabi ng Panginoon ni Jesus, bigay mo sa Diyos ang sa Diyos at kay Cesar ang kay Cesar. Ang ibig sabihin yan, gawin mo yung tungkulin mo sa Diyos, gawin mo tungkulin mo sa bayan. No? Anong tungkulin sa bayan? Anong tungkulin natin sa bayan? Ano yung responsibilidad natin sa bayan? Magluklok tayo ng mabubuting maglilingkod sa atin. At kung kinakailangan, mangampanya tayo ng mabubuting lingkod. Para po mailagay sa kamay at desisyon ng tao, hindi kailangan mag-endorse on sino ma religious leader. Kailangan magbigay sila ng guideline, yung galing sa banal na kasulatan na mapanggagalingan ng magandang gobyerno. Kung sino ang maaaring makapamahala ng maganda, yun ang dapat nila ibigay yung mga katangian. Pero mag-endorse ng personal na tao, inaalisan mo na ng karapatang mamili ang miyembro mo. Para ba sila puro tanga na at ikaw na lang ang magdidikta. Diktador ang labas mo niyan. Yan ang masasabi natin. Oh, Padre Anton, you have the last say. Ang masasabi ko lang ay simple lang, ano?
ang politika ideally ay hindi madumi. Ang politika ay ang institusyon. No? Ito yung institusyon ng paglilingkod sa bayan. Huwag natin kalilimutan, the best service is public service. The best service, public service. Kaya lang, mali ang nilalagay natin sa pamahalaan. Kaya ngayon, meron naman tayong pagkakataon na makapaglagay ng mabubuting tao. Maka-Diyos, may moral integrity, may competence. At kung kinakailangan mag-endorso tayo, no, ang mga lay people, tulad natin, kayong lahat, kayo yung mga Katoliko, 85% Katoliko eh. Kung kinakailangan mag-endorse ng lay leaders, religious organizations, tungkulin nyo yan, no? Okay. We have to be responsible to our country that God has entrusted to us. At wag natin ihihiwalay, love for God is love for country. Okay. Salamat po. All right.